Alright mga ka-tracker, welcome sa ating YouTube channel. This is Tracker Moto, ang nagbablog ng mga Japan surplus truck and brand new units dito sa Calipills Marketing Corporation. Dito yan sa Cavite. At ito yung pinakamalaking planta ng mga Japan surplus truck. At nagbibenta rin kami dito ng mga brand new truck tulad ng Hino and iba't ibang klase ng brand new boom crane. At ngayon, titingnan natin itong ginagawa ditong isang unit. So, itong truck na to, bihira to dito sa aming yard, kaya ipiplex na lang natin. At kung bago lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, pindutin mo na yung subscribe button para updated ka sa ating mga vlogs about trucks, okay? At ang unit na ipapakita ko sa inyo, hindi ito Japan surplus, kundi ito. Ayan. Yan ay European truck, but siya ay made in Brazil. Made in Brazil yan. At ang brand niya ay Volkswagen. At ang model nito ay Constellation. Ito yung unit. Yung ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa truck na to. But this time, di ko maipakita sa inyo yung makina. Dun muna tayo sa kanyang under chassis, cabin, and sa interior ng cab. Bira lang to dito sa amin. Okay. Yan, ang ganda. Yung style ng cab niya ay square type. Ayan. Dito tayo sa sides. Square type. Napugyan ako dito kasi parang classic na classic. Unahin natin yung headlight. So yung headlight nito, ito. Ang headlight niya ay H4. H4 yung headlight. So mas maganda kapag naka-projector na kasi mas maliwanag. Pero ito yung nakakabit sa kanya. And then, dito naman yung kanyang signal light. Ayan, signal light yan. Nandyan na rin yung park light. And then, yung kanyang grill. Ang pogi ng pagkagawa ng grill. Nandito yung logo ng Volkswagen. And then, honeycomb style yung ano niya, grill. Ayan. 31.390. And then meron siyang dalawang wiper blades. Pero itong unit na to, ito ay 12 wheelers. Ayan, 12 wheelers. So may nakalagay sa itaas na Constellation, and then dalawang ilaw kabilaan. Parang clearance light niya 'yan. And nagsisilbi na rin niyang parang shorpet. Ayan. So ito pala ay benta ng MAN. Ayan. Sila yung may hawak ng Volkswagen, yung MAN. MAN Automotive Concessionaries Corporation. Alright. So meron pa siyang corner panel. Ayan. Ayan. Ito, plastic. Plastic din yung bumper. Ayan o. Plastic yan. And dito tayo sa pinto. Ang kanyang side mirror, ayan, malaki yung side mirror nito, pero wala siyang round mirror sa harap. Wala dito. Hindi tulad ng mga Japan na merong round mirror. Meron lang siyang side mirror dito, yung isa. Malaki yung kanyang side mirrors. So makikita natin dito, solution by BMW. Advantech. Okay, ayan. And then, ito. Ayan, ilaw din. Clearance light siguro yan. Or signal light. Signal light siguro to. Dito sa gilid. Tapos, mataas yung cabin nito. Mataas yung cab. Ayan, nakikita nyo. Mamaya na tayo pumunta dun sa cabin. Dito muna tayo sa kanyang
drivetrain sa under chassis. Okay? So yung gulong nito ay meron tong Goodyear. Made in Brazil. Ayan. Made in Brazil yan. Goodyear Armor Max MSS. And then yung kanyang rim steel with 10 stud. Okay, 10 stud na siya. Then yung wheel cup niya, ayan, makikita nyo may logo na Volkswagen. And then meron din siyang wheel hub, ayan, plastic yung wheel hub nito, plastic lang. Okay, ang ganda ng gulong nito, branded. And then dito tayo sa front suspension niya. Yung front suspension nito naka lip spring suspension. Okay. So bilangin natin para makita nyo. Medyo madilim lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na dahon yung lip spring niya. And then meron siyang sway bar. Ayan. Medyo madilim. Meron siyang sway bar. Tapos shock absorber. Ito naman yung kanyang muffler. So dito nakapwesto yung muffler sa right side. At ito yung motor ng cab para itaas natin yung cab. Nandito nakapwesto. So ito naman yung filter ng fuel. Ayan, double I-beam. Naka double I-beam siya. Tapos yung transmission nito naka box type. Ayan o. Box type transmission. Kitang kita. Dito tayo sa isang ano gulong. Ayan. Double I-beam to. Ang nakita ko dito meron siyang airbag suspension. I don't know kung ano to. Parang kasama siya sa suspension pero ito nakakabit sa U-bolt. Ayan o. Ito. May U-bolt dito na naka ayan. Nakasuporta sa I-beam. Tapos airbag. So kinokontrol niya yung pag-rebound. Ito. Gumagana yan. Ayan yung suspension sa harap. Yung fuel tank naman ito. Ito yung fuel tank niya. Ang fuel tank nito plastic. Ayan o, plastic 250 capacity ng fuel tank. Ayan o. Okay. Dito tayo sa likod na gulong. Ayan yung likod na gulong niya. Ang suspension sa likod nito, ayan, naka center bogie type lip spring. Naka single, naka lip spring bogie type. Ayan o. Meron siyang mga torque rod. Tulad din sa Japan. Ayan. Ang napansin ko dito, meron siyang cable. Ayan o. Nakakabit dito sa chassis. And then, dito sa may ayan o. Differential axle. Ayan o. So, ang purpose nito para makontrol niya yung pag-rebound ng differential axle. Ayan o. Ang ganda. So, mapapansin ko dito, malalaki yung mga tornilyo dito. Pang heavy talaga. Pang malakasan tong truck na to. Tsaka makakapal yung mga ano nito. Mga chassis. Makapal yung chassis niya. At naka V-type.
after CRAD sa taas. Double dip na rin ito. Double differential siya. Yung brake system nito, naka full air brake siya. Ayan o, full air brake. Yung brake system niya. At napansin ko dito sa kanyang taillight. Pakita ko sa inyo yung taillight. So ito yung taillight niya. Ayan. So kabilaan lang, tig-isa nandun na. Dito sa isang taillight, nandito na lahat. Signal light, brake light, and reverse light. Ayan o. Isa lang, napakalupit. At meron na rin itong nakalagay na linya ng hangin. Ayan o. Merong linya ng hangin. Nakaabang. Kaya maganda hanggang dito sa ano, parang pang trailer. Ito yung air tank saka reserbang gulong. Doon tayo sa kabila para makita nyo yung kabila nito. Pogi. Ito tayo sa ilalim ng cab. Ayan. Ito meron ditong guard. You know, merong guard. Tapos yung air cleaner niyan dito nakapwesto. Ayan. Air duct, snorkel nasa taas na. Tapos walang ano dito, salamin. Close yung likod nito. Ayan, kung makikita nyo, may nakalagay Volkswagen. Ayan. Tapos battery, nandito yung battery. Nakapwesto. At meron na rin tong AdBlue. Ayan, urea. SCR. Ayan. AdBlue containers. So ipakita ko sa inyo yung loob nito. Yung loob ng cabin. So meron tong 2 step board. Dalawa yung step board niya. Ay. Kaya tayo. Ayan yung itsura ng door panel. Ayan o, malaki yung space na lagayan. And then, naka power window na rin siya. Meron na siyang power window switch, hindi na siya naka-manual. So, ang makikita natin dito sa loob, so ipakita ko sa inyo yung kanyang panel gauge or instrument panel. Ito yung itsura ng instrument panel niya. So, ito yung bomba ng langis. Yan. Sa makina. Makikita kung ilang yung pressure niya. RPM. Temperature gauge. Ayan. Fuel gauge. Yung speedometer niya hanggang 125 km per hour. And then, air pressure, yan. Yan lang, tapos dito, naka-digital na yung sa gitna. Ito meron ditong button. And dyan makikita natin. And sa transmission naman ito, ito yung shifter niya, naka splitter type, 8-speed manual transmission. Ito yung steering wheel ng Volkswagen. Yung combination switch lang nito, isa lang. Ayan. So, isang combination switch. Nandito na yung headlamps at wiper washer, nandiyan na nakalagay. Dito naman, ayan. Yung park light. Headlight, ayan o. May switch dyan. So, yung pwesto ng mga pedals, ayan. Ayan yung paka-set ng pedals. Ayan o. Ito sa brake ng trailers, ayan o. Meron siyang shifting switch, parking brake, ayan o, parking brake. Dito nakalagay. Saka dito nakalagay yung mga ano,
switch para sa differential, dual differential, and then yung sa double dip niya, and then yung engine brake diyan nakapwesto. Radio, yung switch ng air condition, hazard light, tapos yung upuan nito, yan, ang ganda ng upuan. Leather seat, naka leather seat siya, pero dual lang for passenger. Then ang lawak dito, walang nakalagay, oh, na kung baga sa mga Japan truck, meron siyang center console box, pero ito wala. Ito lang. Ayan, oh. PTO switch. Ayan, then lagayan ng mag and coins. Ayan, pwedeng lagyan. Ang ano lang nito, wala siyang back seat. Walang back seat to itong Volkswagen na to. Kaya, so, pangit to kapag malayo yung biyahe mo. Wala kang mapapahingahan. Sa kanyang ano, mga tracker, ceiling, maayos yung ceiling nito. Ayun, oh. Nabubuksan to. Itong ano nito, ceiling. May ventilation dyan. And then, yung sun visor niya. Ayun, oh, ang haba. Dalawa, ang haba. Ito, mga lagayan lang. And then, dito tayo sa kabila. Ito yung console box. Dito, ano lang, patungan lang dito sa ibabaw. Speaker, yan. Kitang-kita yung speaker. So, yan. Yan yung nandito sa loob. Made in Brazil daw ito. Made in Brazil. Sa baba na tayo. Matagal na to dito kaya medyo maalikabok na. Ayan. Volkswagen Constellation. Ito yung pinost ko sa YouTube. Pinahulaan natin. Ito na yung itsura. Ang gagawin dito, lalagyan namin ng body and boom crane. 12 wheelers. Ang ganda, mga katracker. Ang ganda nitong truck na to. So, sa mga susunod na vlog ko, ipapakita ko yung makina nitong truck na to para makita nyo. Pagkakalam ko, Euro 4 na rin to kasi meron ng AdBlue. Ayan. Pogi. Made in Brazil. Pero technology to ng Europe. So, galing to sa Europe. Ang nakagawa nito is European country. And maraming salamat sa panonood. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag comment dyan sa comment section. At kung nagustuhan nyo itong vlog na to, mag like na kayo. At sa mga bago lang dito, ayan, sa mga bago lang sa ating channel, don't forget to subscribe. Hit mo na yung notification bell para updated ka sa ilalabas nating susunod na video about mga trucks dito sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless.